What's up guys, welcome to Pixie TV. So ngayon guys, mag-ano po tayo nito ng international, no? Trailer po to. So ngayon, ang gagawin natin, pull out sa starter at saka sa alternator, check up and repair. Re-repairin po natin yan kasi hindi na gumagana. So ngayon guys, okay guys, so international trailer. So problem nito guys, starter problem, ayaw na gumagana, hindi na siya po maka start po sa unit. Okay, so gagawin natin ngayon magtanggal po sa starter at saka sa alternator, at ano po natin yan, check up and repair po. So okay guys, dito muna tayo, umpisahan natin ang pag pull out sa starter at saka sa alternator. Guys, ituro ko sa inyo kung ano ang mga pangalan nito. Starter po sa international, Cummins engine po. So ngayon, isa-isahin muna natin to kung ano ang mga pangalan nito para malaman nyo, para dagdag kaalaman sa inyo. So ito siya guys, ito po ang starter solenoid. Tapos ito guys, drive windshield. Tapos ito plunger. Tingnan mo to guys, ito plunger. Yan, plunger yan, plunger. Tapos ito guys, yung overrunning clutch, pinion gear yung isa. Tapos ito ang carbon brush holder. Tapos ito guys, armature, commutator. Tapos itong isa, ito driving shield pa din. Dalawa yung driving shield. Tapos ito, field frame. Tapos yung sa loob, field frame winding. Tapos yung isa dito, ito guys, ito cup sa starter natin. Tapos yung ang iba dyan, mga bolt na, mga bolto. Tapos sa carbon brush. So ngayon guys, ituro ko sa inyo ano bang mga dahilan bakit ang starter natin masira or masusunog. Unang-una po, i-check ninyo yung battery. Kasi pag kulang sa karga yan, mahina. Tapos palagi ninyo i-start, yan po ang dahilan na masusunog tong solenoid. Tapos pumunta dito sa field frame winding. Ang pangalawa guys, yung carbon brush, no? Yun, kailangan i-check natin yung mga carbon brush natin sa ating mga sasakyan. Yan, kasi pag maubos yan, dumikit dito ang commutator sa carbon brush holder. Yan, cause masira yung commutator, masira yung starter nyo. Kailangan ma-check yan. Doon na mayroon tayong preventive maintenance. Okay. So ngayon guys, turo ko sa inyo paano mag-test sa armature kung okay pa ba to or sira na. So ilagay mo lang yung tester natin dyan sa times 10. Pwede sa times 100. Lagay mo lang tester. Tapos yung red positive, tapos dito sa ground. Okay, so i-ano muna natin yung kung okay pa ba to. Paano natin malaman na okay pang armature natin? Pag grounded na to, pag may continuity guys, ganyan. Pag may continuity, may reading siya, ibig sabihin grounded ang ating armature, kailangan ayusin or i-rewind.
palitan ng mga insulator sa loob. Okay, tingnan natin guys kung may ground, kung grounded. Positive dito sa commutator, tapos yung black dito sa ground. Okay. Oh. So ibig sabihin, okay pang ating armature. So dito po tayo guys sa ano, sa field winding natin. Paano natin malaman na okay pa to or grounded? Ito guys, positive tong dalawa. Ito positive. So pag may grounded to, may continuity guys, body ground to ha. Pag i-ano mo dito yung positive i-ano mong tester dito, pag may continuity, halimbawa maganyan, mag-reading siya, ibig sabihin grounded. Kailangan i-rewind yan. Okay, tingnan natin. Okay guys, tingnan. Oh. So ibig sabihin, okay pa yung winding. Oh. So wala siyang continuity. Dito wala. So ibig sabihin, okay pa yan. Hindi pa kailangan i-repair o i-rewind. Okay pa yan. Okay. So dito naman tayo guys sa ano, sa carbon brush holder. Sa carbon brush holder guys, ito, itong dalawa dito positive, tapos ito negative. Oh, yung dalawa naman negative. Oh. Pag may continuity ang negative dito, ibig sabihin sira. Okay, tingnan mo ha. Ay ano na 'ton sa positive. Pag may continuity ang ground, ibig sabihin sira, kailangan 'to i-repair dito ha. Oh. Positive sa negative, walang continuity, walang reading. Ibig sabihin okay pa 'yung insulator dito, hindi pa sira. So ganyan lang pag-test guys, oh. Oh. Positive tapos negative. Positive, negative. Wala, okay. So, ibig sabihin, okay yan. Walang problema. Ito guys, yung ano natin, yung solenoid. Yung solenoid natin, magpalit ka lang nito pag ano, pag nasunog yan ang solenoid, umusok, i-rewind or palitan mo ng bago. Depende sa inyo kung saan ba yung mas madali. May mabili naman ito. Pag sunog na to, palitan mo na ng bago. Okay. So ito guys, paano natin malaman tong ano, yung starter drive niya, pinion gear, tapos clutch yun. Okay, tingnan natin kung paano ito malaman na ito okay pa. No? Pag iganon mo, hindi na mo ano na siya, wala nang, hindi na siya mag ingay, ibig sabihin sira na. Pero ngayon oh. Oh, tingnan mo guys. Oh. Oh, ibig sabihin pag magganyan pa siya, okay pa 'yan. Para malaman natin kung kailan tayo magpalit o mag-repair. So ang ito guys, ang ingatan po natin yung insulator dito. Kung palagi kayo mag-start, eh, lalo na kung yung battery nyo lubat, masira itong insulator, sunog to. So yan, ang problema nito guys, starter carbon brush. Pinalitan ko na ng bago. Oh, tingnan mo guys. Ito lang ang problema, carbon brush. Basta dito, ingatan ninyong insulator nga okay. Pag sirang insulator, grounded, pusok yan, sira ang starter. Yan ang ingatan natin. Okay, so okay guys, so ngayon tapos na natin to, napalitan ng carbon brush. O palitan natin carbon brush, apat to yan. Mag ano naman na tayo, mag assemble symbol, tapos pagkatapos mag assemble papaanda rin po natin. Okay, let's go. So ganito yon pag assemble guys sa starter ng International Cummins engine. Oh.
Yan, ganyan lang. Tapos huwag mo itong kalimutan, guys. Lagay mo to dito sa loob. Tapos ito. Ganun lang siya pagka-symbol, guys, oh. Malaman nyo, guys. Yan. Tapos nalagay mo na yan. Ito. Mag-ingat po tayo kasi mabigat to ang starter. So pag ma-repair tayo ng mga ganito, guys, yung mga starter ng International Cummins po engine, kailangan mag-ingat po tayo. Hindi pwede magkamali. Magkamali kayo ng isa, sunog yan. Masusunog to. Sira lahat. Careful po tayo sa pag-repair nito. Kasi ano to, mga ano, 40,000 or 30,000 ang ganitong starter, or 25,000 sa mga second hand siguro. Field winding positive, connect. Thank you.
So ngayon guys, magano na tayo, mag patuloy po natin yung pagkasimbol. Mag i-connect na po natin yung, ilagay na po natin yung ano, yung carbon brass dito, ipasok muna natin dito sa loob. Tapos pagkatapos natin ma-assemble, papaandarin natin kung para malaman natin nga okay ba yung ano natin, yung starter na chinik up tapos pinalitan ng bagong carbon brass. Okay. So ganito guys pag ano sa carbon brass. So ganyan lang siya guys. Tapos ganyan oh. Tapos dito naman sa kabila. Yan ganyan lang. So ito po, kailangan po mayroon tayong preventive maintenance nga ma-check po yung mga ano, yung carbon brass, kasi kapag maubos to guys, tumama po yung commutator dito po sa carbon brass holder. Yan po ang dahilan na masira po yung armature natin sa commutator, at sa dahilan po, sa isa po sa dahilan na ano, masusunog po ito. Okay. Yan, spring yan. Tapos pag okay na guys, nalagay na po natin yung ano, yung apat na carbon brass. So ito guys, yung ano, insulator po. Huwag nating kalimutan, ito po isa po sa mga dahilan na masusunog po pag masira to yung insulator natin. Huwag mong kalimutan yan paglagay. Okay. Okay na yan. Tapos yung takip. Okay guys, lagyan na po natin ng takip, tapos papaanda rin natin kung okay na ba yung starter na pinalitan natin ng carbon brass at saka ni-repair natin. Okay. Okay guys, ilagay na po natin to, yung galing sa solenoid. Tapos lagyan natin ng nut at saka papaandarin natin yan. Okay. So guys, ingatan po natin yung pag ano, pag-connect po sa battery, kasi
Ito pong starter ng International Cummins engine po. 12 volts lang po ito. Baka magkamali kayo, mailagay nyo sa 24. Sunog at saka masira to. Okay guys, papaanda rin natin. Testing natin kung okay na ba yung starter na pinalitan natin ng carbon brush. At saka ni-repair natin. Okay, testing. Okay, tingnan mo guys. Ganyan lang pag testing guys. So ito po yung pinion gear. Ito po yung magkakrang sa flywheel ng transmission. So ganito lang yung pag start. Ito pong yawi na to, papunta po sa susi po ng sasakyan. Okay, tingnan mo guys kung okay ba yung ginawa nating starter. Okay, testing. Okay na guys, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated mo sa akong mga videos. Thank you.